Oh, so ito guys, papasok na rin po tayo sa entertainment news. Welcome po to Modern Showbiz, our entertainment podcast. So ang latest news po natin, ito ay medyo halong political pa rin naman. Okay? Pumirma na si Miss Toni Gonzaga sa AMBS Channel 2. Yan po ang estasyon ni former Senator Manny Villar. Okay? Siya po ang latest na artist na pumirma po dito po sa AMBS. Of course, alam po natin, itong istasyon na ito ay pinamumunuan mismo ni Willie Revillame. So, he will be an executive there and also a talent siguro. So, magkakaroon din siya ng sariling show dyan sa AMBS. O, pero sa ngayon po, si Toni Gonzaga ang sumunod na big name na pumirma po dito po sa AMBS. So, basahin po natin yung kanyang mensahe. Thank you for the warm welcome, AMBS. I am so happy to be part of your family. I am so excited for our partnership and I can't wait to share with you all what we have been working on in the coming days. O yun, kasama po niya, dun po nasa pirmahan ang kanyang asawa, si Direk Paul Soriano, na malamang baka kasama din yan, syempre, sa AMBS. At ito, si Paulo Villar. O, yung isa pang anak ni Senator Manny Villar na siya yung nakatutok sa negosyo. O kasi yung dalawa niyang kapatid, si Camille at si Mark, nasa politika din. O, so itong si Paulo ang naiwan to run their family business. At ito nga, mukhang nakatutok siya dito sa AMBS Channel 2. Okay? So pag-usapan natin, mag-react tayo. Naririnig ko, hindi madali eh. Hindi kasi madali magtatag ng isang station. Ang nabili lang ni Manny Villar ay yung franchise. Ang nakuha lang niya ay yung franchise, okay? Doon sa AMBS. Yun lang yung nakuha niya, pero yung mga transmitter, yung mga ano, wala pa, from scratch, from zero. Yung mga studio, yung mga lahat yan magsisimula from zero. So medyo madugo talaga at mapapagastos talaga itong si Manny Villar dito po sa gusto po niyang mangyari. Pero kasi siya po ay isang tycoon at napaka-importante para sa isang tycoon na merong sariling stasyon, merong sariling news organization. Magkakaroon din po ng AMBS News eh. So magkakaroon ng news na din si Manny Villar. So tapos marami siyang mga negosyo pwedeng i-promote dyan sa station. O pero hindi po biro magpatakbo ng isang estasyon. Ang katunayan po niyan ay yung kay Manny Pangilinan, no? Kapwa katukayo na Manny. Diba na bilyon-bilyon na ang ginastos sa TV5 pero hanggang ngayon ay hindi pa rin po kumikita at kinakailangan pang makipag-partner sa ABS-CBN para po magkapag-asa na kumita. Pero naudlot din yon. Diba natakot din sila Manny Pangilina na ituloy yung deal sa ABS-CBN. Itong si Manny Villar sa kanyang estasyon, syempre pinag-aaway sila nung ABS-CBN kasi sa ABS-CBN galing yung franchise na napunta kay Villar eh. O pero ito yung nakakatawa dyan, baka kailanganin din ni Manny Villar ang ABS-CBN para sa mga transmitter, para sa mga studio, para sa content, para sa mga artista. So baka doon din ang bagsak. Baka ABS-CBN tsaka AMBS din ang mag-uusap at magpa-partner. Baka doon din papunta yan. Di ba? Pinag-aaway nyo pa yung dalawa, baka ganyan din ang ending. Magsama din in the end. Di ba? So sa akin tingnan po natin, ito po ay negosyo eh. Business po yan eh. Si Villar is a very smart businessman at nagawa niya makuha yung franchise na yan. Pero like I said then in my previous videos, dalawang taon na lang naman yan eh. Magiging digital na lahat. So halos wala na din gamit yung binili na yan ni Senator Manny. Yung nakuha niya na yan na franchise, halos wala na din gamit kasi ilang taon na lang eh magdi-digital na lahat. Pero at least magkakaroon siya ng momentum ba in trying to open his own station. Madugo yan. Paggawa ng content, paggawa ng ano. Hindi akala natin madali kasi nakita natin sa ABS. Pero ilang beses na sa TV5, di ba? Yung GMA7, wala nang ang kalaban ng ABS. Hindi pa rin talagang sumisipa ng sobra. Di ba? So, tingnan po natin kung gaano kagaling yung mga kukuning tao ni Senator Manny Villar dyan. Of course, nandyan si Willie.
O si Toni Gonzaga yata, ang paniniwala ko, magkakaroon siya ng parang opera na show. So parang talk show, yung ginagawa niya ngayon sa Tony Talks, baka ilipat niya sa TV, tapos may YouTube. So baka ganun yung mangyari sa show ni Tony. Of course, si Tony, dati naming endorser yan sa produkto namin, sa Erase. Halos 10 years ago na yon. So as far as nakilala ko siya, she's very nice. Kaya wala akong kahit anong negative na sasabihin kay Toni Gonzaga. Kasi before nga naging endorser namin and she was really nice to us. At malaking natulong niya sa aming kumpanya din. At ma-okay naman itong si Toni. And I wish her all the best dito sa AMBS. And who knows, baka tsaka ako nasasabihin yung alam ko. Meron ako konting alam dyan, hindi ko na muna sasabihin. Surprise na lang muna, baka maudlot pa. Tapos, so yun po ang latest update po natin dito sa storya ng AMBS. Of course, may radio station din si Villar, yung K-Light. So yun, doon siya, meron siyang station, baka lalagyan din niya ng news yan. So tingnan po natin kung saan po papunta itong drama na ito. Yung iba, pinag-aaway yung sa ABS tsaka yung sa AMBS. Pero in the end, pakiramdam ko talaga magsasama din yan. So yun po, thank you very much po. See you po sa next video po natin. This is Modern Showbiz. Kasi kaya siya Modern Showbiz, kasi showbiz, artista, na may halong influencer, content creator, at may halong politika din. Kasi yan na po ang Modern Showbiz sa ngayon. So yun guys, thank you very much po. Bye-bye.